Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung nasaan man parte kayo ng mundo sa ngayon, sana po ay okay kayo, safe kayo. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ngayon ang mga messages ninyo for November. Raise your vibration. Ayan. So, Libra, parang magiging masayang-masaya kayo dito. Excited, elated. Yung ganun, ano? Kasi tataas yung vibration ninyo dito. So, in that case as well, Libra, pag mataas din ang vibration natin, this is really beautiful. Kasi meron kayong ano, mas makapangyarihan kayo ngayon na mag-manifest ng kung ano man ang gusto ninyong ma-manifest sa buhay ninyo. So, this is really beautiful. What else? We have courage and bravery. Ayan. So, parang siguro may sitwasyon kayo dito na kailangan ninyong magpakatatag, kailangan ninyong maging matapang, kailangan ninyo na maging matibay ang inyong dibdib. And don't worry, ang napipick up ko dito, you are protected by Archangel Michael. Nakikita ko dito si Archangel Michael sa card na to para sa inyo, Libra. So, it feels like to me na ginagwardyahan kayo, binabantayan kayo, pinoprotektahan kayo ni Archangel Michael. So, you have nothing to worry about. Bitbitin nyo talaga ngayon ang tapang ninyo, ang tibay ng inyong loob dito. Kung anumang klaseng challenge or kung anumang difficult situation ang pinagdadaanan ng iba sa inyo kung meron man. Okay? Healing energy. Ayan, napakaganda. You are receiving healing energy dito. Archangel Raphael is here as well. Yan ang napipick up ko dito. She is guiding you. No? Kung papaano kayo magkakaroon ng pagaling, yung ganon, ano? Maybe she will guide you to the right doctors. She will guide you to the right healers. Yung ganon, ano? At kung ano ang kailangan ninyong gawin, ano ang kailangan ninyong isipin din, no, para makatulong sa inyong paggaling, no? Maari din ang iba sa inyo dito is hindi lang yung healing ng inyong physical ailment dito ang marireceive ninyo, but I'm also picking up healing din sa iba't ibang sitwasyon na meron kayo, including your financial situation dito, Libra. Maaring mag-heal din ang inyong financial situation kung meron kayong pinagdadaan ng financial hiccups, financial problems, no, financial constraints. Makakaasa din kayo na magkakaroon din kayo dito ng breakthrough, magkakaroon din kayo ng makaka-receive din kayo dito ng tulong, no, para kayo ay or opportunities, no, para kayo ay makaalis sa sitwasyon ng financial problem ninyo, no, Libra. We have Speak Your Truth, Archangel Gabriel. Thank you, Gabriel, for helping me to speak with integrity. Ayan. So, speak your truth. Kung ano ang dapat ninyong sabihin, kung ano ang gusto ninyong i-express, kung ano ang gusto ninyong malaman ng iba, huwag kayong magdalawang isip, i-express ninyo, sabihin ninyo, no? Put your thoughts into words. Nang sa gayon din, talagang masabi mo kung ano ang nararapat, no? Nang sa gayon, maring yun ang magiging susi para sa pagtatagumpay ng iyong pakikipag-usap sa ibang tao, di ba? So what else? We have transformation, Archangel Zadkiel. Thank you, Zadkiel, for supporting me to transform my past challenges. Ayan. So maybe, no, maybe yung transformation nito is a personal transformation. Maring ganon. At it feels like to me, no, na malalampasan ninyo kung ano man ang mga past challenges ninyo or nalampasan ninyo kung ano man ang mga past challenges ninyo through doon sa pag-express ninyo ng sarili ninyo. Kasi maaaring in the past, hindi kayo nag-explain or hindi kayo nagsasabi ng inyong totoong nararamdaman or maaaring hindi ninyo na-express ang sarili ninyo. It's because maaaring may restrictions, no, or maaring hindi kayo malayang magsalita or mag-express ng kung anong gusto ninyong i-express. So maaring ganun ang ganap, but you know, with the help of Archangel Zadkiel and Archangel Gabriel, maaring nagkaroon kayo ng lakas na loob, no, na ma-express na ninyo ang sarili ninyo, makatalingkas kayo doon sa restrictions, and kaya naman, you know, maaring magbago na kayo ngayon, no. There is going to be
and new Libra that is going to emerge sa ngayon, mas matatag na, no? Mas matatag na, mas matibay na ang inyong kalooban at mas may kalayaan na kayo ngayon na mag-express ng inyong sarili, no? Maaring ganyan ang pagbabagong mangyayari for some of you. The miracle of nature. Thank you, angels, for helping me to reconnect through nature and fresh air. Ayan. So parang malayang-malaya na kayo dito, Libra. Yun ang aking nakikita. Maaring malaya na kayo ngayon na gawin ang gusto ninyong gawin, no? Talagang ngayon, maaring nakakalabas-labas na kayo, no? Maaring na nagagawa na ninyo ngayon kung ano man ang mga gusto ninyong gawin sa buhay, no? Simpleng bagay. Siguro before hindi rin ninyo magawa, hindi ninyo hindi kayo malaya talaga siguro in the past, pero ngayon feeling ko you are liberating yourself na, no? Malayang malaya na kayo, maaring you are reclaiming your freedom na ngayon, your independence. Kaya talagang kung ano man ang gusto ninyong gawin, ano man ang naiisip ninyo, may kalayaan na kayong gawin yon, no? So congrats, Libra, kung ganun man ang inyong sitwasyon. So we have Heart Guardian, love and let yourself be loved. Ayan. So yung healing energy na yan ni Archangel Raphael, you know, siguro, no, kasama din ang puso, usaping puso ninyo. Maari din na ngayon, naghilom na din talaga ang puso ninyo. Kaya naman ngayon, bukas na kayo sa pagmamahal, no? Muling nagbubukas na ang puso ninyo at ang sarili ninyo na mahalin ng iba, at bukas na rin kayo ngayon ang puso ninyo para magmahal din ng iba. So maaring you are totally healed na talaga, Libra, no? Pagdating sa usaping puso. So napakaganda nito. And also parang ang nararamdaman ko din dito is you are appreciating yourself more sa ngayon, no? Siguro sa mga pinagdaanan ninyo in the past na sitwasyon sa pag-ibig, no, mas na-realize din ninyo ngayon na before you loved someone, no, yung sarili niyo muna ang mamahalin ninyo. So maybe you are focusing more on self-love sa ngayon more than anything or more than anyone, no? We have Sky Father, trust in the unknown. Ayan. So parang ano to, parang iniimbitahan kayo dito na magtiwala lang kayo, no, sa divine plan. Kasi 'di ba, hindi naman lahat ng bagay alam na natin, 'di ba? Hindi din natin alam kung ano mangyayari bukas, kung ano mangyayari in the next few days. We never know what is in store in the future, 'di ba? Kaya just trust in the unknown. Ang mahalaga dito, sumunod na lang tayo sa agos ng buhay. Mag-surrender na lang tayo sa natural ebb and flow of life, no? Kasi lahat naman ang nangyayari is according to the divine order and timing. Everything happens magically, no? And when we allow things to happen organically, diba, mas maganda ang galawan, mas maganda ang mga nangyayari. Everything is flowing smoothly. So instead na alamin natin ang lahat ng bagay, you know, let's just trust the unknown. Let's just trust the divine plan, no? So what else for Libra? We have spirit facts. Trust your talents in changing times. Ayan. So definitely may mga transition dito na mangyayari. May transformation. Maaring may change of career path din na mangyayari dito for some of you, no? And it feels like to me that dyan sa transition na mangyayari in terms of your life's mission din, ano, ang pakiramdam ko dito, you're going to embrace your talents, your gifts dito sa ngayon, and yun ang gagawin ninyo, yun ang magiging susi para dito sa transition na to. Kasi maaring from working 9-to-5 job, maaring you're going to ano, to change career path towards embracing your spiritual career, no? So parang may ganong ganap dito ang napipick up ko for some of you. So good luck, Libra, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.